Hello, good morning mga kasari, mga kasuper, mga katindera ko, mga kasingal man ko dyan. Good morning po sa ating lahat. So, kakarating ko lang guys na namili. Sinamahan ako ng anak ko, kaya nakamotor lang kami. So, dito naman sa amin guys, walang problema yung pamimili. Kasi napakalapit lang nga. So, lagi kong sinasabi sa aking vlog, hindi ko na kailangan mag-commute sa aking pamimili. So, pwede naman siyang lakarin. Siyempre, pagka mabigat yung dala, kailangan... meron tayong backup si anak, yung aking panganay. Ayan. So, ang lahat ng napamili ko na grocery guys, sa grocery lang, sa mga paninda lang natin is 2,699.70. Plus, itong mga binili natin na pang sarili, yung ulam, at saka yung plus yung ating vitamins, so 328. So, lahat ng napamili ko today, 3,027.70. O, diba? Butas na naman yung ating bulsa ngayon. Kasi yung 3,000 na yun, mabigat na sa akin. Pero, dahil nga paninda yan, so, kailangan natin talaga na maglabas palagi ng ano. Kahit talagang tagtumal dito sa ating tindahan, kailangan pa rin natin mamili ng mamili. Araw, halos araw-araw, kailangan natin mamili. Siyempre, meron, hindi naman lahat ng mga items, hindi na bibenta. So, may mga fast-moving din ng mga items dito sa ating tindahan. So, priority ko talaga ngayon guys yung mga fast moving items. So hindi ko muna pinapriority yung mga slow moving items kasi nga nai-stack yung puhunan. So kung meron man ako nabibili ng mga slow moving items is pa isa-isa hanggang dalawa. Ayan, so marami na rin kasi dito mga fast moving sa akin, lalo na yung itong mga noodles, yung mga pancit canton, talagang super fast moving sa akin. Araw-araw talaga may bumibili ng mga noodles. So, hindi talaga tayo pwedeng mawalan dito sa ating sari-sari store. Bumili tayo ng talong, 50 pesos na ito lahat, kasama na yung sili dyan na labuyo. Nasa loob yung sili dyan. Ayan o, sili na labuyo, 50 pesos na raw ito lahat. So, tapos bumili ako ng manok. Ayan. Apat na hiwang drumstick. So, gusto ko kasing mag-ala chicken joy. Request din ng aking anak. At saka, parang naglaway ako dun sa kinain namin dati nung Sunday. Kumain kami sa Jollibee. So, ito guys, nabili ko naman itong Hokkaido dun sa palengke na grocery. So, hindi dun, wala kasing stock dun sa suki ko na grocery guys. So, meron din ako dito binili guys na electric capsule. 16.75 sa generic. Akala ko dati walang generic nitong MX3 capsule. Dati na kasi ako nagiinom nito. Nag-comment kasi sa akin si Hazel Peralta, isang kasari ko, naka-vlogger ko, organic subscriber ko, about dun sa content ko sa mga magulang. Na kung bakit ba may mga anak na kayang murahin yung magulang. So, na-share ko kasi doon sa content ko na yon. Yung aking pananakit sa likod, ilang taon ko na talaga siyang dinaramdam. Sabi ko nga, lahat ng mga naghilot sa akin, sinasabi nga, lamig nga daw ito na nagkaroon ng laman. So, sabi niya, same daw kami na naging problema dito sa pananakit ng likod ko. So, sabi niya, yung MX3 capsule lang daw ang nakagaling sa kanya. Kaya gusto ko siya i-try, bumili ako ng 10 pieces muna. So, obserbahan ko yung sarili ko within 1 month. So pag naubos to, bibili pa ako. Kaya kung sakaling gumaling ako, laking pasasalamat ko talaga kay Hazel Peralta. Yung Coke mismo guys, mas nakamura ako ng pagbili kasi 185 lang per case. Compare mo dun sa suki namin ng grocery guys, 190, kaya hindi ako bumili. Time check guys is 5:30 PM, so hindi natin na ituloy agad yung ating pag-vlog dahil nga 10 AM pa lang kanina bago ako pumunta dun sa grocery store guys, meron sa akin hinatid na palaba. Kaya lang ito lang, mga 5 pieces lang, 1, 2, 3, 4, 5, ayan. So tapos, syempre, dinagdag ko na rin dyan, sinabay ko na rin yung mga labada namin. Sayang din, di ba? Kasi baka mamaya makapaglaban na ako ng Sabado or Friday na ulit. So, 90 pesos ang singil ko dyan sa 5 pieces na yan. So, di ba? Sayang din. Pandagdag din yan dun sa iniipon ko na pambili ulit ng washing natin para mas mabilis tayo maglaba pag tambak yung ating mga labada, di ba? Hello! Good evening po sa ating lahat dyan. Mga ka-super, mga katintera ko, mga ka-single mom ko dyan. Mga ka-white friends ko. Hi. Good evening, Philippines! Ayan. So, ginabi na tayo ng ating pagbablog. So, time check is 8:39 PM na. Diba? Kasi sa ating mga ginagawa. Kaya,
Tapos sabayan pa yung mga bumibili, kaya medyo ginabi na tayo. So, Sabado, hindi naman ganun kabenta. Dahil nga parang napansin ko rin, pag araw ng sahod, dun siya lumalakas yung ating tindahan. So, ayan guys, talagang tagtumal pa rin talaga. Hindi, parang ang hirap nang ibalik yung dati na nung baguhan pa lang yung ating tindahan. Talagang marami tayong customer. Kaya ang hirap nang ibalik. Sabi nga, di ba, walang forever. Kaya walang forever na mabenta at walang forever na maraming customer. Di ba? So, yun guys, for today's vlog guys. Paano ba natin may iwasan yung maloko tayo ni Tumer about sa ating mga GCash, cash in, lalo na sa mga cash out. Ayan. Kasi alam naman natin na marami mga negosyante na mga naluloko, di ba? Lalo na sa mga GCash. Laging talagang yung GCash na yan ay talagang viral na viral, trending na trending sa buong Pilipinas ang GCash. Ayan. So, ayun guys, pag-usapan nga natin yung about dito. Dahil nga, siguro mga 2 years na ako nag-GCash or magto 2 years. Pero, simula kasi nag-GCash ako, cash in, cash out, sabay, kasama na rin dyan yung mga load. So, hindi kasi ako naglilista. Kasi wala naman din ako rito dahil na kadalasan sabi ko nga nung na mga taga rito lang sa amin yung mga nagpapa-cash in, cash out. Kadalasan naman dito sa akin cash out. Ayan, kaya kumbaga labas ng labas yung pera. So, bihira sa akin yung may cash in. Parang napansin ko lang dahil ang madalas na cash in lang sa akin pagka-araw ng sahod. Pag may nag-cash out sa akin, hinihingi ko lang yung reference number. Kasi pag dun sa cellphone ko, yung number ng GCash ko, dun sa cellphone ko siya na dikipad na nakasalpak, napakahina kasi ng ano rito, ng signal. Kaya parang bilang na bilang yung dumarating ng mga text. Lalo na kung smart. Kasi yung Globe naman, okay naman. Eh, smart kasi yung aking GCash number. Kaya, ayun. So, kaya nagbibase ako ng mga nagka-cash out sa akin dun sa transaction ng GCash apps. Ayun. So, tapos, kinukuha ko dun yung pinapamention ko sa kanila yung reference number. Pag nagtugmay reference number nila sa transaction ko, tsaka yung minimension nila, so, ibibigay ko na yung pera. Tapos, syempre, maminus ko na dun yung ating charge. Ayun. So, wala pa naman akong bumili po. So, ayan, may bumili lang. So, ayan nga guys. Awa naman ng Diyos at thanks God dahil wala pa naman ako nagkaroon ng problema sa ating pagigas dito sa ating lugar, sa ating tindahan. Wala pa sa akin ng loko. So, naisip ko lang dahil nga marami na tayong mga napapanood, di ba, ng mga nai-scam sa GCash. So, yung mga iba naman na mga kasari ko, mga customer nilang iba ay nagki-claim ng wala naman silang proof na claim. So, para maiwasan din natin yung maloko tayo ng ating mga tumer sa ating pag-GCash, so, gumawa ako ng notebook, nakabukod yung cash in. So, yan, nilagyan ko siya ng cash in. Ayan. So, tapos dito naman sa green na notebook, cash out. So, ang ginagawa ko dito guys, nag-start ako gamit itong notebook para meron tayong proof, meron tayong resibo, di ba? Pinaka kopya natin sa mga mag-cash out at sa mag-cash in. So nag-start ako dito nung March 5. Ayan. Sinimulan ko siya ng March 5, cash out ito. Ayan. So ang lalagay ko dito is kung nakikita nyo guys, meron siyang pirma dito, di ba? Ayan o. May pirma siya dito. So,
So, yan is pangalan na nilalagay ko kung sino yung nag-cash out. Tapos, pinapapirma ko sila dun sa baba ng kanilang pangalan. Plus, yung sumunod dito, yung amount, kung magkano yung kinash out. Tapos, yung reference number nung kinash out. Plus, yung petsa. Tapos, yung oras. Para, diba, halimbawa, meron dito mag-cash out sa akin. So, anong oras sinin? O, diba, nandun naman sa transaction din, yung nakalagay din doon na sa GCash apps natin, nakalagay din doon yung transaction. So, makikita mo doon kung anong oras siya sinend. Tinatanong ko sila, anong oras sinend? So, ganitong oras po. So, ipapakita sa akin. So, ang ginagawa ko, pinapadictate ko sa kanila yung reference number nila. Pag nagtugma siya doon sa transaction ng aking GCash, bago ko ibigay yung pera, pinapapirma ko sila dito sa pangalan, sa ibaba ng pangalan nila. Doon. So, para wala silang ligtas. So, ganun din sa aking cash in. Sa cash in ko, ayun, pangalan din, tapos sa baba, pirma, nung nagpa-cash in. Tapos, yung amount, reference number, tapos petsa, tapos yung oras. Kung ano oras po kinash in, sinend yung pera. Diba? Kaya para walang eklabos-eklabos. Siyempre, natural lang, meron tayong resibo doon sa cash in. So, ang ginagawa ko, kahit hindi hingi ng customer natin, pinapapicturan ko sa kanila yung resibo doon sa GCash ng cash in. Para sa, diba, nando doon nga yung reference number para if in case na ikiklaim doon ng pinadalhan na pera, so, meron siyang reference number, diba? So, kahit na sinasabi niya na wag na, pilit ko talagang pinapapicture sa mga customer ko para iwas reklamo rin. Kaya, mas maganda na rin yung may ganito tayong kopya para at least malalaman natin o nakapirma ka dito, ibig sabihin na na-claim mo or na-send ko na yung pera, ganun. Lalo na, diba, sa mga cash out. Merong, bago ko ibigay yung pera, talagang pinapapirma ko muna sila. Tapos, pagkabigay ko ng pera, bibilangin ko isa-isa sa kanila para sure. Para walang magre-reklamo ate, pag alis nila, may hindi natin masabi. So, dito naman sa akin tindahan, wala pa naman nagsasabi na, limbawa, nag-cash out sila sa akin. Nababalik dito, may reklamo na, te, kulang yung bigay mong pera. Wala pa naman na ganun. Pero, for sure, yung ginagawa ko nga, binibilang ko na maayos yung pera, isa-isa. So, tapos, ipapaulit ko sa harapan ko na pakibilang nga ulit kung tama yung naibigay ko sa'yo bago ko paalisin yung ating customer. Para iwas, di ba? Iwas pandaraya ng mga customer. Kasi pera yan eh. Ang hirap kitain ng pera. Tapos, tayo dito, nagninegosyo, ang hirap kitain ng pera. Kahit saan tayo magpunta, mahirap kitain yung pera. Kaya kailangan maging wise, maging mautak tayo sa lahat. Lalo na, nagninegosyo tayo, maliit man o malaki na negosyante, kailangan maging wise tayo sa lahat. So, maraming salamat at kung nagustuhan ninyo ang ating share for tonight, paki-like nyo na rin at paki-follow nyo na rin ako sa aking FB page, Katis Vlog. Same lang aking YTC. Ayan, so maraming salamat and thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye!